Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Bin. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya na magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ito ang unang salita ng pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Ipinapahayag ng unang salitang ito ang ugat ng paninindigan o pagtugon natin bilang mga Kristiyano na tayo'y may matibay na pananampalataya sa ating Panginoon at iisang Diyos. May mga salitang kaakibat ang salitang pananampalataya upang masabi natin na ito'y isang tunay at tiyak na pananampalataya. Kaalinsabay at kapanalig dapat nito ang mga salitang paggawa, pagtitiwala, at pangako. Sa kabila nito, mayroon din ng mga salita na bagamat may pagkakahawig sa pananampalataya, ay iba pa rin ang kahulugan depende sa pinatutungkulan. Nariyan ang pananalig at paniniwala. Una, kapag sinabing paniniwala, ito ay maaaring ipatungkol sa tao, sa bagay, o sa ideya. Hindi ang pagsampalataya ay may kaakibat na pagtawag na isa buhay ang sinasampalatayanan. At yayamang tayo'y sumasampalataya sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, tayong mga binyagan ay tinatawag na isali ang Diyos sa ating buhay. Upang ang Diyos para sa atin ay hindi manatiling konsepto lamang, kundi isang sino na lagi nating kasama sa buhay at laging nananahan sa atin. Ikaw ba? Handa ka bang isabuhay ang buhay na Diyos sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay at mamuhay ng mayroong matibay at konkretong pananampalataya? Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat
na may gawa ng langit at lupa.